Good morning guys, ito bali ngayon trabaho namin ngayon nag-assemble kami ng mga beams taas yan nakikita sa likod ko yan yan guys. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung sa taas, akita ko doon. Pakita ko sa inyo yung mga extra bar ko para sa tension bar. Bali kasi ito. Itong beam ko na yan, bali 8 piraso lahat. Ngayon, papakita ko sa inyo mamaya pag akita ko doon. Yung mga tension bars ko. Tapos yung mga closed stirrup, bali yung closed stirrup na yun, bali kinuha ko yung L over 6 para makuha ko yung part na yun sa L over 6. Kaya meron akong closed stirrup na bali ang ano niya, ang spacing niya, bali 5 cm siya, and then at the rest yung normal spacing sa 15 cm lang. Yan guys. Yan yung L over 6 ko. Yan. Bali, yan. Nasa end support siya. Ayun, kasi wala akong ano rito. Wala akong kasi ang span dito bali 5 meters yan. Wala akong mid support or column sa middle. Wala pre yan. Kaya puro end support lahat yan. Ngayon maglalagay lang ako ng rito mamaya. Dito sa gitna nito ng 5 meters ko. Maglalagay lang ako ng ano intermediate beam mamaya. Yan. Magkukunik doon. Hanggang doon sa may parking. Okay. Yan guys, bali. Patapos na rin yung inasimbol kong biga doon. Yan. Tapos doon sa may yung maliit na ano doon, na biga. Para doon sa mid landing ko sa mga hagdanan. Kung makikita nyo yun, maliit na yun. Yan yun. So, bali yan. So, yung part lang na yan ang bubusan ko. Yung kabayan na muna. Pero mamaya, i-assemble ko yung biga. O, bakal na para sa biga. Para dyan. Yan. Kasi kailangan ano eh, naka-splicing doon sa loob yung idudot ko kong bakal. Magkikita yun yung overlap na yun. Bali, mag-splice ako, papaloob pa. Para matibay siya. Hindi siya mag-split. Kung dito lang kasi, wala sa engineering ano yan, design. Yan yan, makikita nyo yung overlap na yun. So, bali, maglalagay ako ng overlap na ano, lap tension. Yung idudugtog kong bakal na biga. Yan. Pagka naidugtog ko yung bakal na yun, yung main bars ko lahat papunta rito, yun, pwede ko na siyang buhusan. Para siya ay monolithic. Yan, yan. Ito ngayon, gumagawa ako ng purba para sa siding ng beam. Yan, yan. Yan, yan. Bali kanina, dumating yung order kong ano, shoring jack para mas reliable pagka ginamit tong ano, shoring jack.
kaysa sa kahoy. Yan, yan. So, ito yung ibang sidings ng bimbo. Yan. Yan, yan. Yan, kung makikita nyo yan, sabay in support ko ng ano, column. Yan. Tapos yun, yun na yung cantilever ko dito sa sitbak ko na 1 meter. Yan, yan. Bali, ganun din. Nag-overlap ako dyan. Tapos yung splicing ko, kikita nyo doon, meron akong mga 70 cm yung overlap ko doon papunta rito. Yan, yan, yan. So pa guys, yung ano natin, pagbe-bend ng ano ng stirrups natin. Kung mapapansin niyo, may naka-hook diyan. Yan, yan, itong mga sa dulo ng ano stirrup natin yung pagbe-bend. So hindi naman simpleng bend lang. Ito kasi pinalagyan ko ng hook. Ito pa yung pinaka-importante guys yan. Yung hook na yan. Bakit kanyo? Ito yung ano, para sa earthquake. Kaya ito, hindi basta-basta mag-split pagka nagkaroon ng bob ng earthquake. Itong stirrup na ito, ito yung talaga yung standard design para sa earthquake. Kaya mapapansin niyo lahat ng stirrup ko, hindi nakabend. Naka-hook siya. Bali, itong standard hook na yan, bali, ano, 135 degrees siya. Magmula rito, hanggang doon. Yun ang standard na, maximum na bend niya para sa hook. Yan yan. Yan yan, guys. Kaya, ito pa yung isang napaka-importanting tip o advice ko sa magpapagawa. Lagi kayong lagi niyong sabihin sa mga gumagawa ng stirrup na i-hook, hindi yung nakabent lang dito na ano sa pantay ng ano stirrup na yan. So palagi niyong sabihin na i-hook na lang yung mga bent ng stirrup. Ito yung pinakamatibay na paggawa ng stirrup. Inuulit ko, ito'y para sa design earthquake. Kaya lahat ng stirrups ko'y naka-hook na din yan. Ng 135 radius niya. Ah, sorry, degrees niya. Naka-135 yan. Yan guys, makapansin. Hanggang doon, lahat yan. Yan pa yung isang napaka-importante na tips ko sa inyo. Yan, guys. Tapos yung paglalagay ng stirrup,
alternate siya. Ito na sa ibabaw. Yung itong susunod. Ito to. Is nasa ilalim yung hook niya. Bali andun siya. Tapos to alternate lang din. Yan. Tapos yung susunod sa ilalim yung ano. Position ng stirrups ko yung hook niya. Yan. Tapos ito yung susunod, yung hook niya. Nasa ibabaw din. Yan. Yan. Guys, bali magbibigay lang ako ng kunting kaalaman o tip kung paano maglagay o ng beam at saka mga closest stirrup. Yan guys. Ito yung guys, papansin nyo may mga closest stirrup ako rito para sa kalaman ng lahat. Magmula dun sa column na yon, itong closest stirrup na ito ay napaka-importante. Ito yung andito yung negative shear moment ko para sa kalaman ng lahat. Yan yan kung bakit may mga closest stirrup yan. Para makuha natin yung closest stirrup na yan kung ilan, mag-compute lang tayo ng L over. Let's say yung span na yan is 5 meters. Bali, kukuha lang tayo ng L over 6. Kaya ito guys, bali 1 meter yan. Ito kasi yung nagpapalakas sa biga. Yan yan. Kaya hindi basta-basta magkabit ng biga na wala itong closest stirrup na ito. Kasi karamihan sa mga napapanood ko sa video, simpleng beam lang pero hindi nila kinonsider itong area na ito. Magmula dun sa end support, tinatawag dun sa dulo ng column at saka rito. Pag ito yung mahina, ala, ang biga mo talagang mayroong deflection o kaya magbaba ng biga sa gitna ng span. Kaya ito guys, ang may bibigay ko lang na kunting tip, buka alaman sa mga nagpapagawa ng bahay. Maski wala akong idea, pagka dating dito sa ganitong mga portion or part ng column at saka biga, palagyan nyo na lang ng closest stirrup. Kaya napakahirap kasing magpagawa ng bahay na walang konting kaalaman sa mga mayari. Yan guys, mapapansin nyo yan. Pati doon yan. Ito yung tamang procedure as per structural design tayo. Kasi ito, sinasabi ko ulit, inuulit ko ulit, pag ito'y wala, mga closest stirrup na yan, na magbuna dun sa column, aasahan nyo mahina, may mga mapapansin pagdating ng panahon, pagdating ng araw, may mga cracks yung mga bika, o kaya yung mga, tawag dito, CHP natin, o hollow blocks sa ibaba. Kasi ito, andito yung portion na talagang dito siya dito nagko-concentrate yung wear sa lahat ng ano biga. Yan yan guys, ito'y kunting kaalaman lang sa mga nagpapagawa ng bahay. Ay, hindi ko naman masasabing huwag kayong magtiwala. Hindi ko naman kinukontest yung mga gumagawa o experience lang na walang planong, konkretong plano
na galing sa designer, sa structural designer. Kasi ito, as per structural notes, kung isipin nyo sa plano, ganyan. Kaya binibigay itong ato, L over 4 para sa end support o kaya malapit sa kolom. Ito yung napaka-importante sa lahat ng sa kolom o sa beam. Yan. Ito yung nagdadala lahat ng bigat. Yan guys. Saka ito, ito pa rin yun, isa pang pangalawang napaka-importante yung spacer niya. Yung correct spacer niya. Yan. Papansin sa bottom, mayroon din yan. Kasi ito, para ma-maintain natin yung shape ng design natin na o dimension ng beam. Yan. Saka isa pa, yung ibabaw nun, mas mapapansin yun, talagang uniform yung ano yan, yung level na yung level ng top beam. Yan. Yan. Kaya napaka-importante rin na mabintin natin na maglagay ng mga concrete cover yan. Yan, yan guys. Kaya ito yung kunting kaalaman lang. Kaya yung kunting tip lang para sa nagpapagawa ng bahay na walang ka-idea-idea. Ayan. Ito yung crossbeam ko sa may hagdanan. Ayan yan guys. Bali, ito yung mid-landing ko sa may second floor. Ito, may beam ako rito maliit para dun sa hagdanan. So, bali, ito yung mid-landing ko. Ito ngayon guys, pare ito pa rin, oh. Naglagay pa rin ako ng ano ng L over 4 ito. L over 4 para doon sa cross stirrup. Basta tantan nyo guys, pagka nag-intersect kayo sa mga beam katulad dito, always palagi, always na maglagay tayo ng cross stirrup din. Kasi talagang itong cross stirrup ito, napaka-importante sa lahat. Ito yung nagdadala lahat sa deflection niya. Ito yung tinatawag na shear moment. Mga ganyan. Kasi pagka sinabing shear moment, dapat itong area na ito, magmula doon, o kaya dito, magmula sa kulong hanggang dito, is talaga matibay. Kaya tinatawag na negative shear moment to. Ayan. Ayan guys. Ayan. Tapos mamaya, para doon, kasi continuous to yung kulong ko, beam ko. Magmula doon, mag-splicing ako ng balis sa center line ng kolom ko. Diretso doon is bali minimum 75 cm. Yan. Yan. Hindi ako basta-basta mag-splicing doon, magmula doon continuous. Yun ay napaka-malaking mali. So ang gagawin ko, magmula doon, diretso yung bakal niya, diretso yun. Tapos magmula rito sa center line ng column ko. Bali, mag-splicing ako ng ano, mag-overlap ako, splicing, pares lang din yun. From center line ng column is 75 cm. Yan yan. Yan yung tamang splicing. Pagkaganyang ano. Ito kasi napaka-sensitive. Napaka-critical. Kaya ganun na lang ako kagresibo na talagang sinusunod ko yung as per structural design.
yung paglalagay ng overlap, splicing sa mga critical area na yan. Kaya ito napaka-importante, hindi basta-basta mag-splicing ka na lang doon. Papunta roon sa isang kulong. Yun ay mali. Dapat, from center line is didiretso ka rito ng bali 75 cm. Yan. Ito yung tinatawag na tension lap. Tension lap yan. Kaya yan ang napaka-importante sa biga ng mga may mga splicing portion. Yan yung guys. Yan. Ito yung isang tip o kalaman lang para sa mga nagpapagawa ng bahay na walang idea sa mga rito. Yan guys. Yan. Yung mga rin ko. So ito guys, itong gym ko na ito. Bali, ano siya yun? Walo sa ilalim. Doon sa pinakabotong ng main bars ko. Bali, walo yan. Kasi yan ang pagdadala na yung tension. Ay, tinatawag tayong tension. Kaya mapapansin nyo sa ibabaw ko, dalawa lang. Dalawa lang. So doon ako naglagay sa bottom ng beam ko, andun kasi yung tension. Kaya yan pa yung isang napaka-importante guys. Katulad nito sa intermediate beam ko, yung normal na main bar ko bali 5. Ayan. So bali kasi ito yung portion ng tension. Nag-addition uli ako ng dalawa para suportahan yung tension. Ayan. Kaya guys, hindi basta-basta maglagay ng beam pag ganung mga second floor na. Kung walang kaalaman yung maglalagay, basta lagay lang ng lagay. Ay, dapat kumonsulta tayo sa mga nakakaalam talaga. Kasi ito, pagka ito nabuusan, wala na. Maski anong tebe ng kongreto, kung kulang naman yung support ng bakal sa beam, mag-wasting lang tayo ng pera. Ito lang yung isang napaka-importanting tips at advice ko sa mga nagpapagawa ng bahay. So guys, yun lang muna ang kunting may bibigay kong kaalaman o gusto kong ma-share yung kunting kong kaalaman about paggawa ng mga ganitong mga bahay o mga structural elements. Ayan. Sana guys ma-enjoy nyo yung mga susunod kong vlog. Bibigay ako ng, isi-share ko yung konting kaalaman ko guys, yung about sa structural construction natin.